Hi guys, welcome back to my channel, and if this is your first time to visit my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs, and it's nice to see you once more. For today's video, I share ko po sa inyo our first flight after the pandemic. We're flying to Cebu, and hindi po ito ang iniisip niyong grand vacation because we're flying because somebody is in the ICU, unfortunately. So, sabi nga namin ng kapatid ko na parang sana yung lumilipad, yung nagbabakasyon, hindi dahil mayroong nasa ospital. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. So, this is the only chance that I can fly, especially bakasyon ngayon. Medyo madaling makaalis. Unlike pag may pasok, syempre, maraming dapat i-consider. So, once again, we're flying via AirAsia. Medyo na-delay ng 2 beses yung flight namin, pero goods lang naman. And nakarating naman kami ng maayos, and I'm sharing with you the moments while we're flying. Nabulol pa ako, no? So, nakapag-content ako ngayon kasi taong bahay ako. Taong bahay. Yeah. Kasi hindi ako nag-ICU visit today kasi nag-allergy ako. May mga nakain ako ng mga nakaraang araw na hindi nagustuhan aking katawan, so may allergy. So, nag-decide kami na wag muna akong pumunta sa ICU. So, ito po yung aming take-off. Hindi ako nagkakamali. Ayan, tama. From Terminal 2. So, syempre, I booked the flight via AirAsia app. Kung gusto niyo po, mas mabilis yung pag-book nyo, i-download the app. Oh, disclaimer, this is not sponsored by AirAsia. So, share ko lang po sa inyo kung paano, how convenient or how easy you can book a flight nowadays. Oh, diba? Ang ganda. So, habang nasa flight talaga kami, syempre, ang dami mong iniisip na sana talaga this is a grand vacation. Wala kang aalalahanin kung hindi mag-enjoy ka lang talaga. But, hindi kasi ito ang flight na yon. Lilipad tayo kasi merong may sakit, merong nasa ICU. My father or our father is in the ICU for how many days na. So, kailangan pumunta. At syempre, bilang anak, pag anak duties tayo, kaya, ayan. So, enjoy na lang muna natin yung view while on the flight. Actually, the flight took 1 hour and 10 minutes. Pero don't worry, this video won't last that long po. So, in-edit natin ito na. Syempre, kailangan. At least 20 minutes will do para ma-share ko lang sa inyo yung view up there while flying, syempre. Kaya, enjoy natin. This is not my first time to fly to Cebu. Bale, pang third time ko na to. Hindi ko lang ma-recall ngayon exactly when was the first and the second. Pero yung mga lipad ko na yun noon ay tungkol sa seminar. At yung isa ay, yun, bakasyon lang talaga yun. Quick vacation. Unlike this one. So, I'm flying with Peter. Siya lang maaaring isama. Si Kuya's finals. Tapos, yung isa namang kuya ay merong mga dapat gawin at magsiserve. Marami siyang serve. At si Cassandra can't be with me kasi syempre kailangan may babae sa bahay. Yung dada namin, syempre may work. Hindi pwedeng pabayaan yung work, kaya kaming dalawa lang talaga ang pupunta ng Cebu. At syempre, finances wise. Yun. Kailangan din ng ano, maging practical tayo. Okay. So, huwag nyo nang itanong kung magkano yung binayad namin sa flight. Basta ang masasabi ko lang, this is an immediate fly. This is not a promo fly na. Alam nyo na. So, yeah. Kayo nang bahala mag-analyze how much. But by God's grace, maitatawid natin to. So, this is it. Ito na po yung papasok na kami sa aeroplano. So, after 2 times siyang nag-adjust ng schedule. Ang original schedule namin ay 12:40.
tapos nag-message yung AirAsia, risked daw by 2:40, tapos nung nakapag-check-in na kami, na risked uli by 3:20 naman. So, yun talaga ang buhay. So, by the way po pala, if you have the AirAsia app installed sa phone mo, pwede ka na rin doon mag-check-in. Tapos, you don't need to fall in line. I-download nyo lang yung e-boarding pass. Tapos, pag na-save nyo na sa devices nyo, yun lang ipipresent nyo pag nag-board na. Then, syempre, yung identification card or the ID kung sino yung nakatala doon sa boarding pass or sa ticket na i-download nyo from the app din. Siyempre, huwag nyo makalimutang mag-load kasi pag nasa airport na, nako, umumroblema tayo niyan. Imbis na hindi tayo may stress. May stress tuloy tayo kasi walang data. Paano natin ma-access yung app? So, ito, nasa loob na tayo ng aeroplano niyan. We're looking for our seat. At ang swerte ng aking kasama is on the window side. Kaya, we were able to capture the view up there. Diba? Kasi yung window talaga pinag-aagawan niya na place na lilipad. At yung iba nga talagang nagbabayad ng extra to just have that place na sa window ang seat. Pero luckily, we don't need to do that kasi yun nga, na-assign kay Aaron ang window side ng aming upuan. Okay, so malinis naman ang AirAsia. Tama lang yung lamig. Hindi ka mag-freeze. Hindi ka gaya sa sea air. Though maganda din naman yung malamig. Kaya lang, yung likod ko, hindi siya ganun ka. How do you call this? Hindi siya ganun ka-adaptable sa super lamig. So, ayun na po. And, so guys, how do you call this? Yung pa rin, sinasabi ko naman that this is not a grand vacation. We're still requesting for your prayers, strength, kasi hindi po biro yung aming magdadaanan. Alam nyo naman yun, a loved one is in the ICU, given na yun that it's not a good condition. So, we're able to go by with prayers, and your prayers for us, family. Talagang makakatulong po yan ng bonggang-bongga sa amin. Gaya ng sinasabi ko sa kapatid ko lagi, everything is tolerable, paano ba, we can handle everything, basta maraming dasal kasi we cannot do this alone. Syempre hinihingi ko po yung dasal, so we're waiting po sa schedule na ma-transfer kami sa SOTO kasi nandun daw yung facility or yung equipment na pwede gamitin sa procedure para sa dati. So, for now, ang ginagawa lang is stabilize lang, napigilan yung heart attack, that's why nasa ICU siya. Kaya lang, habang nasa ICU, alam niyo naman, pneumonia siya yung karaan. So, yun talaga, more prayers for us. So, ito pa landing na kami niya. Everything is lifted up to God. Ang random ng caption ng ano ko, ang random ng audio ko. Ganun lang talaga. See how beautiful is the view up there. Kailangan naka-capture talaga yan because not every day is you're able to fly. We have to be thankful for each moment kasi every day is a borrowed time. Ayan. Diba? So, maswerte kayong mga magpapasko with your family. So, anyway, as much as gusto kong double this, sabihin lang na it's normal, pero on the other side, syempre, nakakalungkot din. Because this is the first time that I will be celebrating Christmas nawala sa Bulacan.
Di kasama ang aking gang. Sabi nga ni Aaron, bakit hindi tayo uuwi ng Pasko? Ang Pasko dapat nasa pamilya. Sabi ng kapatid ko, bakit pamilya din naman kami? So on the other hand, totoo din naman. Kasi tagal din naman na hindi kami nagsa-celebrate ang Pasko together. So, tignan na lang natin kung anong sasapitin namin sa Christmas Day. So for now, I hope you're enjoying the view. Yun lang po talaga ang gusto kong i-share dito sa aking video na to. This is our flight to Cebu. And once more, the flight took 1 hour and 10 minutes. Na-amaze talaga ako sa mga flight attendant, ako sa mga bosses nila, yung gano'n. So, parang minsan, nakatuwa din maging flight attendant. And what else? Ayan, hanggang dyan lang muna kasi parang may audio na yung iba na to. Okay, so welcome to Cebu. Welcome, welcome. And yun nga, once more, please, requesting for your prayers. Kapag lapag namin ito, mapahinga lang ng konti, tapos didiretso din kami sa hospital. Kasi tamang-tama, visiting hours na maglapag namin. Alright, so that's it. Dear guests, we have landed at Mactan Cebu International Airport. Time now is 36 minutes past 4 in the afternoon. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. On behalf of AirAsia, Captain Andrea Mactan, First Officer Arsenio Padilla and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Sa mga naming banawin, palalapad lang po natin sa Mactan Cebu International Airport. Para sa inyong kaligtasan, manatiling nakaupo hanggang ang aeroplano ay hindi pa ganap na nakahinto at kayo ay nabigyan na ng tanging tulad na bumaba. Mag-ingat po sa pagkuha ng anumang bagay na maaaring mahulog mula sa overhead compartment. Bago po kayo bumabatiyakan na sa inyo na lahat ng inyong kagamitan. Isang karangalan ang kayo mapagsilbihan at inaasahan namin na muli tayong makikita sa inyong susunod na paglalakbay. Sa ngalan ng AirAsia ni Kapitan Andre Abacan, unang official Arsenio Padilla at lahat ng aming kasama, kami po ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Siyempre, for the content, kailangan nating mag-board the post with the flight attendants. Yun, ganun talaga. Nag-iwan kami ah. Post lang po. Ay,
for the content. Love your kilos. Hello po. Thank you. Hi. Our first fly after the pandemic. Thank you po. Thank you. Tara. Diba ba tayo naliwan? Kaka-content. Kaya, touchdown sa Cebu. Thank you, Lord, for the safe flight. Sana partial lang talaga punta natin dito, no? Sana partial lang yun, hindi. Alam mo yun? Oh wait, saan ba kami? I'm sorry, dito. Ligaw pa kami, ah. Sisit. Pansit. PA talaga ang nita ni Limin. Mama, sana next time kasama na sila lahat, no? Hindi yung tayong dalawa lang. Mas magulo siyempre. Wala pa kami nakikita ng sunod. Ganda. Mas maganda pa sa terminal ko. Malamig. Malinis. Look at that. Cebu Adventure. And thank you very much for all the support sa aking vlog. Magalang po ako mag-upload. Thank you po. So, that's all for now, guys. Thank you very much for watching. And please see me again on my Cebu Adventures. Thank you very much. And God bless us all. Merry Christmas, everyone.